Magandang araw, ay inyong lingkod, Mr. Gary Sitabungar, Paranaque National High School, Maine, Kagawaran, Aralin Panlipunan, Guro, Aralin Panlipunan 10, sa ating asignaturang Kontemporaryong Issue. Sa nakaraang video, pinag-usapan natin ang konteksto ng suliranin pangkapaligiran. Nakita natin ang mga suliranin at hamong pangkapaligiran, gaya nga ng suliranin sa basura o solid waste. Sa araw na ito, pag-usapan natin ang pangalawang suliranin at hamong pangkapaligiran na nararanasan ng Pilipinas. At ito ay may kinalaman sa pagkasira ng mga likas na yaman. Kahalagan ng likas na yaman sa Pilipinas, ang ating bansa ay biniyayaan ng Diyos ng marami at magagandang likas na yaman. Yaman tubig, yaman lupa, kagubatan at lahat na ay talagang ay blessed o pinagpala tayo ng Panginoon. In fact, 15% ng kabuuang kita noong taon 2010 ng Pilipinas ay galing sa kita ng direktang paggamit ng likas na yaman tulad ng pagtatanim o pagsasaka at pangingisda, mga pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino sa bansang ito. Then nakita din natin na mahalaga din ang likas na yaman bilang sangkap ng paggawa ng produkto na ginagamit ng iba't ibang sektor, katulad ng industriya at paglilingkod. Halimbawa sa mga produktong gawa sa likas na yaman, computer, sasakyan, mga makina, at siyempre, pagkain. Tunay nga na mahalaga ang likas na yaman sa ekonomiya ng bansa. Kung wala likas na yaman, hindi pwedeng umunlad ang ekonomiya ng isang bansa. Ngunit sa kasalukuyan, patuloy na nasisira at nauubos ang likas na yaman ng Pilipinas sa mga sumusunod na dahilan. Una, mapang-abuso paggamit nito. Dahil nga tayo pinagpala ng Diyos ng maraming likas na yaman, ang mga tao na nakatira sa Pilipinas ay tila baga walang pakialam, walang pakundangan sa pagputol ng puno, pagtapon ng basura sa tubig. Kaya nakikita natin na imbis na napapakinabangan ng mga likas na yaman ay hindi na dahil nasisira dahil sa ating kapabayaan at sa ating pang-aabuso. Pangalawa, nandiyan din ang tumataas na demand ng lumalaking populasyon. Habang dumadami ang mga tao sa Pilipinas, lalong dumadami ang pangangailangan sa produkto. Kaya yun din ang dahilan kung bakit kinakailangan na mga puno sa kagubatan ay putulin at mga lupay na pansakan ay kailangan gawing subdivision para sa mga tao na dumadami sa bansang ito. Pangatlo, nandiyan din ang hindi epektibong pagpapatupad ng mga programa at mga batas sa pangangalaga ng likas na yaman. Bagamat may mga batas na ginawa para protektahan ang likas na yaman, dahil nga sa pagiging maluwag o marahil korupsyon, ay hindi na napapatupad ng maayos ang mga batas na ito. At panghuli, kung bakit nagkakaroon ng problema sa likas na yaman, ay ang mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan,
at iba pa na dahil sa mga kalamidad nito ay nasisira ang kasayaman. So, nakikita nyo na mayroon talagang problema at dahilan kung bakit ang likas na yaman sa Pilipinas ay unti-unting nauubos. Likas na yaman sa Pilipinas sa kasalukuyan, kagubatan, mabilis at patuloy na pagliit ng forest cover ng kagubatan sa Pilipinas mula 17 milyong hektarya noong 1934 ay naging 6.43 milyong hektarya noong 2003. Ngayon, sa yaman tubig naman, pagbaba ng kabuuang timbang ng mga isdang nahuhuli sa 3 kilo kada araw mula sa 10 kilo. Then sa yamang lupa, pagkasira ng halos 50% ng matabang lupain sa nakalipas sa 10 taon. Kaya nakakalungkot mang isipin, kahit gusto natin na manatili sanang maganda at malago ang mga likas sa yaman, dahil sa mga nabanggit ay talagang unti-unti natin nakikita ang problema nito sa likas sa yaman. Sunod din sa yamang gubat. Bago natin pag-usapan ang mga problema sa yamang gubat, tingnan muna natin yung mga benepisyo na makukuha sa kagubatan. Una, tirahan ng iba't ibang nilalang or species na nagpapanatili sa balanse ng kalikasan. Kaya nga, pag nasira natin ang kagubatan, maraming hayop mawawalan ng tirahan, then later on masisira yung balanse na dinisenyo ng Diyos para magamit at makatulong din sa atin, sa mga tao na nakatira dito sa Pilipinas. Pangalawa, dito din nagmumula ang mga produkto tulad ng tubig, gamot, at damit, at iba pang mga pangunahing produkto na pangangailangan ng tao. At alam naman natin yan na lahat ng mga produkto na mayroon tayo ay ginawa at galing sa likas na yaman. At pangatlo, mayroong industriya na nagbibigay trabaho sa mga mamamayan na nakasalalay ang yaman dito. So, yun yung mga benefits o blessing na makukuha natin sa kagubatan. Sa kabila ng advantages o sa kabila ng kahalagahan, pinangangambahan na mauubos o masisira ang kagubatan ng Pilipinas kung magpapatuloy ang deforestation. Tama kayo. Ito ang number one na problema sa kagubatan ng Pilipinas, ang deforestation. Ano nga ba ang ibig sabihin ng deforestation? Ito'y tumutukoy sa matagalan at permanenteng pagkasira ng kagubatan, dulot ng iba't ibang gawain ng tao at mga natural na kalamidad. Sabi nga natin kanina, malaking kinalaman ng pagkasira ng likas na yaman dahil sa pang-aabuso sa paggamit nito ng mga tao at yung mga dumating na kalamidad tulad ng bagyo. Kaya nga, dito natin makikita na talagang mayroon tayong malaking problema sa ating kagubatan. Ito ay ayon sa ulat ng FAO o Food and Agricultural Organization ng United Nations. Nagsimula ang deforestation sa Pilipinas noong pang 1500s kung saan ang nooy 27 milyong hektarya ng kagubatan ay naging 7.2 milyong hektarya na lang noong 2003. Ito ay ayon sa report ng Philippine Climate Change Commission ng 2010. Ayon naman sa ulat ng dating DNR Officer in Charge na si Demetrio Ignacio, lumalabas sa 24% ng kagubatan ng Pilipinas ay pangalawa sa pinakamaliit sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ayon sa ulat na may pamagat, Status of Philippine Forest 2013, inisa-isa neto ang mga dahilan at epekto ng deforestation sa Pilipinas. Ito ang mga sumusunod. Una, gawain. Illegal logging. Iligal ang pagputol ng mga puno sa kagubatan at kawalan ng ngipin sa pagpapatupad ng batas ang nagpapaluba sa suliraning ito. Epekto, ang walang haba sa pagputol ng mga puno ay nagdudulot ng iba't ibang suliranin tulad ng pagbaha, soil erosion, at pagkasira ng tahanan ng mga ibon at hayop. Noong 2008, mayroong 221 species ng fauna at 526 species ng flora na nakatala sa threatened list
yan ay ayon sa report ng NEDA o National Economic Development Authority noong 2011. Pangalawa, gawain, migration, paglipat ng puok panirahan. Epekto, nagsasagawa ng kaingin or slash and burn farming ng mga nagsilipat sa kabundukan at kagubatan na naging sanhi ng pagkakalbo ng kagubatan at pagkawala ng sustansya ng mga lupain dito. Pangatlo, gawain, mabilis na pagtaas ng populasyon. Epekto, ang mabilis na pagtaas ng populasyon ng Pilipinas ay nangangahulugan ng pagtaas ng demand sa pangunahing produkto. Kung kaya ang mga dating kagubatan ay ginawang plantasyon, subdivision, paaralan at iba pang infrastruktura. Pang-apat, fuel wood harvesting, ang paggamit ng puno bilang pagatong. Halimbawa, ang paggawa ng uling mula sa puno. Epekto, ayon sa DNR, lumalabas sa ulat ng NEDA 2011 na 8.14 milyong kabahayan at industriya ang gumagamit ng uling sa kanilang pagluluto at paggawa ng produkto. Dahil sa tumataas sa demand ng uling at kahoy ang nagiging dahilan sa pagputol ng kahoy sa kagubatan. At panglima, panghuli, gawain, illegal na pagmimina. Epekto, nakakaapekto sa kagubatan ang pagmimina dahil dito karaniwan nakukuha ang mga deposito ng mineral tulad ng limestone, nickel, copper, gold. Kinakailangan putulin ang mga puno para magkaroon ng maayos na operasyon ng pagmimina. Ito'y nagdudulot din ng panganib sa kalusugan ng mga tao at sa mga ibang nilalang sa kagubatan sa paggamit ng kemikal sa pagpoproseso ng mga nahukay na mineral. Ayon sa DNR, mayroon 23 proyekto ng pagmimina na matatagpuan sa kabundukan ng Sierra Madre, Palawan at Mindoro. Sa pangkalahatang epekto ng deforestation ay nararanasan ng mga mamamayan lalo na yung mga mahihirap na umaasa sa kagubatan. Ang pagliit ng forest cover ay ang pagliit din ang pinagkukunan nila ng kabuhayan. So nakakalungkot talaga itong sitwasyong ito. Pero again, may pag-asa pa. Pag-usapan naman natin ang mga programa at batas na nilikha para sa pangangalaga sa likas na yaman. Una, Republic Act 2706. Itinatag ang Reforestation Administration. Layunin ito na sumidhi ang mga programang reforestation sa bansa. Pangalawa, Presidential Decree 705. Kung saan iniutos ang reforestation ng buong bansa, ang bansang Pilipinas, kasama ang pribadong sektor, ipinagbawal ang sistemang pagkakaingin. Pangatlo, Presidential Decree 1153. Ipinag-utos sa lahat ng mamamayan 10 taon gulang pataas na magtanim ng 12 seedling bawat taon sa loob ng 5 taon. Pang-apat, Executive Order 277. Ipinagbawal ang illegal logging. Pang-lima, Republic Act 7586. O kilala bilang National Integrated Protected Area System or NIPAS. Layo rin ito na mapangalagaan ang tinatawag na protected area sa pang-aabuso. Next, andyan ang Republic Act 8371. Ang nagkaroon ng malaking epekto ng pagsasabatas ng Republic Act 8371 o tinatawag na Indigenous People's Rights Act sa pangangalaga sa kagubatan. At ang panghuli, Proclamation Number 643. Ayon dito, hinikayat ang lahat ng ayansya ng gobyerno o pamahalaan, pribado sektor, paaralan, NGO at lahat ng mamamayan na makilahok sa tree planting activities. At marami pang batas na ginawa para nga sa pangangalaga ng likas na yaman. Tinama natin ang ilang programa na ginawa o nilika para mapanumbalik ang kagubatan. Ang ilan dito ay, una, ang National Greening Project o National Greening Program. Pangalawa,
National Forest Protection Program. Pangatlo, nandyan din ang Forest Land Management Project. At panghuli, ang Integrated Natural Resources and Environmental Management Project. At marami pang programa para ang kagubatan ay muli mapanumbalik o mapalago sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, may tuturing na tagumpay ng pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor, NGO at ng mamamayan ang unti-unting pagbuti ng kalagayan ng kagubatan ng Pilipinas. Ayon sa ulat ng United Nations Food and Agricultural Organization, noong taon 2015, ang Pilipinas ay panglima sa 234 na bansa na may malalaking lupa na napanunumbalik sa kagubatan. O sa, napapanumbalik sa kagubatan ayon sa ulat ni Galvez 2016. So nakita na natin na talaga ang Pilipinas ay pinagpala ng Diyos sa likas na yaman, pero nakita rin natin sa iba't ibang gawain ng mga tao, ng pang-aabuso ng tao na ito'y nasisira, although mayroong mga natural na phenomenon o bagay katulad ng bagyo, lindol at volcanic eruption na nagiging dahilan ng pagkasira ng likas na yaman. At naintindihan din natin na nagkaroon talaga ng deforestation. Pero salamat naman doon sa mga batas at programa para magkaroon ng reforestation. At nakita natin, naging positibo naman dahil sa lahat at iba-ibang sektor, mga mamamayan, pamahalaan, NGO, paaralan at lahat ay nagtulungan para unti-unti ibalik ang magandang kalagayan ng kagubatan ng Pilipinas. So ito yung pangalawang suliranin at hamong pangkapaligiran, ang pagkasira ng mga likas na yaman. Ang hamon ko sa inyo, mga mag-aaral, na since kayo ang next generation, kayo ang susunod sa amin, dapat kayo ang maging tagapangalaga ng mga likas na yaman na mayroon tayo. Kasi kung hindi natin gagawin ang part natin, ay wala na talaga matitira at mauubos sa ito ng tuluyan. Paano pa yung susunod pang henerasyon pagkatapos nyo? So muli, I hope natutunan nyo na talagang pahalagahan ang likas na yaman, dahil ito ay biyaya at bigay ng Diyos, gamitin ng tama, sumunod sa mga batas at programa, at maging disiplinado. So, sa susunod na video, pag-uusapan natin ang huling suliranin at hamong pangkapaligiran, ang climate change. Magandang umaga sa inyo lahat.